Hi guys, welcome ulit po dito sa aking channel. Sa ngayon po ay meron tayong topic na pag-uusapan, no? Tungkol dito sa ating gagawing video na kung paano ang paglagay ng hazard switch sa ating mga motor. Narito po yung mga dapat nating tandaan at isalang-alang, no? At kailangan natin gumawa ng pattern para lubos natin maintindihan at maunawaan kung paano po ang tamang paggawa ng itong hazard switch, no? Bago po lahat, ito po muna yung mga dapat nating kailangan gamitin. Unang-una, kailangan natin ng multi-tester na pwede nating i-test yung ating wiring para malaman natin kung saan yung left and right yung nagpo-flow. Kung wala naman po tayong tester, meron tayong ginawang improvised na bulb, no? At meron po tayong ito, wire sealer, tapos meron tayong zip tie, no? At ito, maganda to kasi may lock. Ito naman po ay ang hazard switch, no? Wire. Meron din ako metal. Mamaya makikita nyo kung paano ko po gagawin yun. Electrical tape. Flasher, relay. Ito po, kailangan natin kasing palitan yung bago, no? Na relay kasi hindi nyo kakayanin yung apat na bulb ng ating signal light ng sabay-sabay kasi sa stock. Kailangan natin ng cutter. Okay, at itong mga tools na pang tanggal natin ng mga screw. Ngayon po, konting tutorial tayo, lesson, quick tutorial lang po kung paano po gumagaya na itong ating hazard light, no? So gumawa po ako ng diagram. Nilagay ko po yung ABC kung saan po tayo magkoconnect. Una, kailangan natin sa flash relay yung A, no? Kung saan tayo kukonnect dun, no? Sa gitna po yon, yung sa gitna ng ating kakabit na switch. Yung B naman po, depende po sa inyo kung sa left or right siya kukonnect. Yun po, no? So start na tayo. Okay, ngayon po, pakita ko muna sa inyo yung highlights mo na ginawa ko, no? Yan po. Kung mapapansin nyo, yung hazard lights, yan po yung result na ginawa ko po bago ko po ipakita sa inyo yung tutorial na pag-ayos. Diba? Papaganahin ko naman po yung left signal po, yan. Madali lang naman po itong tandaan, no? Konting ano lang po, kailangan lang natin maintindihan yung pattern ng pattern ng diagram, no? So pindutin natin sa likuran naman po yung hazards. Yan. Okay po, so proceed na tayo, no, sa next na gagawin natin. Kaya kung kayo naman po ay hindi ko sigurado sa gagawin, pwede nyo rin po ipaayos sa mga mekaniko na may kakayahang gumawa nito. Yun po. Ito po, no? Mag-unplug na tayo ng ating mga screws para mas simulan na natin. So, hindi kasi sasakto yung unang tools ko na pinakita sa inyo. So, umabangga siya dito sa may tapalodo ko, no? So, ibang tools na lang yung ginamit ko na mag-fit para hindi mahirap tanggalin tong screw na to. Tanggalin ko muna po. So far, no, sa mga nagnanais po, no, na manood ng aking video, no, please like and subscribe po kung nagustuhan niyo po yung video ko, no. Tulong-tulong lang tayo, no. Ganun din po sa mga baguhan na nagnanais na gumawa ng video.
Ang tip ko lang po ay yung ano nyo po, yung motivation nyo kung paano nyo isasagawa yung video nyo na, na magugustuhan ng ating mga viewers. Ngayon po ay sa akin naman po ay libangan ko nga po pag may free time gagawin, makakagawa ng video, no? Kung ang iba ay hilig ay games, ako naman ito medyo nakakahiligan ko rin gawin, nag-i-enjoy naman ako at marami akong natututunan, especially sa mga paggawa ng editing, no? Gusto ko rin maka tulong na, no? At i-share sa iba, no? Na exciting din pala ang paggawa ng mga video kagaya nito. Kaya kung kayo po ay nananais, tandaan, ito po, tinanggal ko na po yung player rings, no? So highlights na tayo, papakita ko na po yung kung paano po natin gagawin. So far, so inuna ko yung tester, tin-raise ko muna yung bawat connector nung signal light, ganun din po yung ating relay kung saan banda, no? So ito po ang connector na to ay nakuha ko po to doon sa ating tail light, kasi meron sa tail light natin, meron po siyang anim na wire, no? So nakita ko na yung wire ng ating tail light at dito tayo kukuha at yung isa sa relay natin diretso kakabit natin, no? Tester po yung gagawin kong pang test muna at susunod naman po yung gagawin kong tester ay yung bulb na in-improvise ko naman po. Papakita ko po sa inyo kung paano po siya ginawa. Excuse me lang. Ito po, no? So, ito po yung tester na ginawa ko. Na-trace ko na po yung left signal. Ayan po, kung mapapansin nyo, nagkaroon po ng light. Nung binuksan ko po yung switch nung aking signal light, umilaw po siya. Sunod naman po yung left. Magkatabi lang naman po ito. Depende lang po sa code nung wiring nyo kung anong kulay po, no? Na specified. No? Trace nyo rin po kung saan yung ground. Para yung isang wire lang po yung kukonect. Nung left and right. Yan po yung right signal. No? So far, yan po. Next po, ang gagawin natin ay didiretso tayo sa flasher natin sa relay kung saan po siya matatagpuan, no? At gaya nga po na sinabi ko, kung kayo po ay passion nyo po yung pag-ayos ng motor, ito po yung sa relay, nilabas ko na po na kulay blue. Na-trace ko na po siya kasi gawa nga po nung nakita ko na po yung left and right signal. So relay po, diretso po to, rekta po, no? Mamaya papakita ko po sa inyo yung relay na papalitan natin din, kasi hindi po kasi pwede yung dalawa lang eh na sabay mag-iilaw. So apat na kasi ang iilaw kapag hazard light, no? So hindi na po kakayanin ng stock natin na flasher relay, so kailangan nating palitan ng medyo mataas para yung apat na ilaw ay kayanin niya yung blink. No, ito po yung sa tail light po, connected din yan, yung anim na yan. At doon po yan connected sa likod. So, left and right signal. Nandyan din po yung power brake, yung ating dim light. Connected po yan. At ito naman po yung flasher, no? Flasher relay na papalitan ko. Kasi kung gagamitin natin yung stock, gaya nga po na sinabi ko nung una, hindi po siya worth na gagana ng ganun. Gagana siya pero hindi ganun kalinaw yung link niya, no? So medyo kumbaga sa ano, kapos sa kuryente ang ibibigay niya papunta dun sa ating mga blinker, sa ating bulb. So kailangan natin palitan. Pinalagay ko po dito yung binili ko po sa mga accessories sa mga motor shop, no? Na medyo sa tingin nyo ay mag-fit dun sa blinker natin na magiging okay. Ayan po, ang sarap po pag maraming nalalaman, no? Natutunan na ibabahagi, no? Yung una po kasi natin, ito po yun, yung stock.
May palatandaan po kapag stuck kasi yung ating ginagamit, no? Ito po yun, no? Lahat ng bagong stock na lumalabas. Oops. Oh no! Excuse me lang. Kaya si kuya may ino-offer yata. Not again. Oh no! Gaya nga po noon, balik po tayo sa ating video, no? May commercial lang. Kaya, yan. Ito na po yung bagong ilalagay natin doon sa relay natin, no? Kaya, kakabit na natin. Yung stock, itabi nyo lang po yan pag naisip nyo lang na kailanganin. Kahit pa paano, eh, may use pa rin naman po. Pang supply yun. Wala nga lang hazard switch na mangyayari, no? Hindi nyo kakayanin kasi kapag stock, eh. Okay. So, ito. Done na natin. Gawa na, no? Okay na, kabit na. Next, break tayo dun sa ating topic, no? Ayan po. Okay na po yung flasher natin. Ikabit na natin. Ito na po yung stock. Itabi lang natin. Kasi may use pa naman po ito. Hindi naman po siya sira. Kaya, maganda po sa tingin ko ang maging result ng aking tutorial na tinuro, no? So, balik na tayo, no? Ituro ko na po yung kung paano i-connect. Nagbigay po ako sa inyo ng pattern kung saan po siya dapat i-connect, no? Yung left and right. Ngayon naman po, yung switch naman po ang ituturo ko sa inyo kung saan ko siya ilalagay, na sa tingin ko ay fit, no? Na hindi siya magagalaw kasi yung switch natin ay medyo sensitive kasi yung gantong klaseng switch. Kailangan naka-fit siya dun sa pinaglalagyan kasi ito po kasing switch natin ay wala siyang ano po, no, wala siyang, meron siyang spring pero yung nagdidiin sa kanya mag-connect na mga metal, hindi po kasi siya kumukunik. Ito po yung switch ng metal na nilagay ko kaya nga po nang pinakita ko sa video ko. Dito lang po ako, no? Kung mapapansin nyo, dun sa aking screw, dun sa may harap, tinanggal ko lang po yun. Kumunik po ako dun sa may ilalim, no? Yung nag-hold sa wire natin. Yan po. At in-screw ko ulit. At binend ko lang po yung metal. At yan po, ilalagyan ko ng zip tie, kagaya nito, para hindi siya gagalaw-galaw. At take note lang, no, yung ano kasi natin, yung switch natin, medyo sensitive siya, medyo sensitive yung ano niya. So medyo ibaba nyo lang po kasi yung pinakatulo niya, yung sa gitna, front rather, medyo hindi po siya kukunik ng eksakto kung nakatama dun sa dalawang gilid, no, yung kasi yung nag-hold dun sa ating connector. Pag medyo masikip yun, hindi po bababa yung button ng ating itong ano, switch. Kaya dapat medyo hindi ganun ka-tight. Just medyo relax lang yung pagka-tight. Sa ganun ay pag pinindot nyo, babounce back din po, pabalik, no? Nandami ko na rin kasing encounter sa switch na to, no? So, medyo curious ako, binuksan ko siya. At napag-aralan ko rin kung paano siya gumagana. So, may idea na ako kung anong dapat kong gawin. So, kumuha ako ng metal. Kumuha ako ng kakapitan ng aking flasher na switch. Sa ganun ay hindi po siya nagagalaw at pag pinindot mo, easy to press. Okay na agad, no? At sana po ay makatulong sa inyo ang videong ito, no? Kung magugustuhan niyo po ang video, mag-like lang po kayo, subscribe. Kaya nga po na sinabi ko nung una, tulong-tulong lang tayo. At kung may mga magagandang maitutulong, may babahagi, appreciated po yun. Mas maganda, no? Doon tayo natututo. Yan po. So good. No, kung may mga question kayo, ay ano nyo lang po, link sa aking description. Nang sa ganun ay, makapagbigay din po tayo ng idea sa iba.
Okay na po. So, sana po ay magustuhan nyo. Ito po, kinabit ko na po. No? Hindi ko na po kinakita yung pinaka-installation ng pagbalik ng flarings. Kaya, sana ay magustuhan po natin yung result. No? Kung kayo naman po ay magbabalak, kumawa ng sarili nyong vlog, mga tip ko lang, no? Unang una po, ang gadgets natin, camera, okay po yan. At kung may mga kagaya nga po sa atin, motovlog, importante po yung camera na gagamitin natin. Ikakabit natin sa helmet. Cellphone, yan, for editing mga kailangan. At sa yun, yung gagawin nating upload kasi YouTube kailangan ng subscriber account gagawa. Ito na pa yung highlights nung ginawa ko. At babalik ko na po ito. Kung magugustuhan po natin ang video. No? Yan po, buksan na natin. Press natin na. Start na natin. Ayan po, no? Gumagana po. Pa-flash po ang ating hazard light. Sabihin, nagawa natin ng maayos. No? Nang walang na-encounter na problem, no? Pakita ko po sa inyo. Ayan, gumagana po yung flasher natin ng hazard light. Kapag medyo naglulus, yun nga po, check na lang po yung switch. Kaminsan kasi hindi naman talaga dun sa connector, kundi sa switch mismo. Ibig sabihin, sobrang sikip. No? Kaya hindi maka-bounce back yung pag-press mo ng palubog, tapos babalik mo siya off. Medyo sumikip. Kaya hindi nakaka-play yung ating switch push button. Kaya adjust lang po yung kailangan. May mga video pa rin po akong ginawa ng mga nakaraan. At kung interesado po kayo, bisitahin nyo lang po our channel. No? At sana ay makipagbigay kaalaman, makatulong. No? Ito lang po ang i-adjust natin pag medyo ayaw mag-bounce back yung switch. No? So far. Yun po. Hanggang sa muli po na video na gagawin natin, no? At sana ay makatulong sa atin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Keep safe mga ka-rider, no? At sana ay magkasama-sama tayo sa paggawa ng video. Kung kayo ay nagnanais at mga tip kung anong mga dapat natin isalang-alang sa paggawa ng video, no? So far sa akin, malaking tulong ang video, no? Bago ako nagkaroon ng cam, pag-ipunan ko. Hindi naman siya ganun kamahalan. Actually, wala pa nga po sa 3,000 tong camera na ginamit ko, no? SJ cam po ito na 4,000 with Wi-Fi. Nabibili niyo po ito sa mga mall. With Wi-Fi po ito. Pag-aralan nyo lang po kung paano. Mag-search din kayo sa YouTube gaya ng ginagawa ko. Kung mga may nais ako malaman. Yun, nag-search lang ako sa YouTube, no? Para wala namang masama, no? Kung gusto talaga natin matuto, bahagi natin. Kung willing to learn tayo, mas madali natin magagawa yung mga gusto natin. Mahalaga, makipagbigay kaalaman tayo sa kaparating rider, no? Ito po, yung hazard switch natin. O, diba? Pogi. Pogi.